Hello everybody, welcome to my channel. Welcome to Jaffa. Narito po kami ngayon sa Jaffa, the biblical place in history in Israel. Dito po po natagpuan ang pinakamatandang port sa buong mundo, kung saan doon po naman kasi Jonah at kinain siya ng malaking whale at iniluwa siya. Tapos dito rin po sa dagat na ito idinaan yung ano, yung papunta galing Lebanon, yung cedar tree na ginamit na para itay yung templo sa Jerusalem sa panahon ni King Solomon. Okay, hanapin natin sa Bible kung totoo pa ang kasabihan yon. Hindi po yung kasabihan dahil nakasulat po yon sa banal na kasulatan. Dala ko po yung Biblia ng JW English Tagalog version at yung Biblia ng Catholic English version. Babasahin ko po yan sa inyo. Okay po? Bago tayo mamasyal. Anyway, narito pala si Nami. Kasama ko rin. Si Trill nandun. Nag-tiktok. Manami, kaway-kaway muna. Jaffa? Yeah! Jaffa is beautiful! Pwede na po kayong pumunta dito na naka-short. Hindi na kailangan naka-coat. Mainit. Ako naman po naka-long boots tapos naka-short lang. Siyempre. Mapagalitan tayo. Ako lang makikita naka-short dito. May nagsusurfing na nga dun eh. Okay? Tapos yung daanan dito, mayroon daanan na para sa biking at sa tao. Tulad yan, no? Kaya kanina, yung dinadaanan ko biking, mahababangga ako ng bike. Okay? Basahin ko na sa inyo, ha? Hanapin ko po muna. Matatagpuan daw po yon sa 2 Chronicles, chapter 2, verse 16. Hello po, ito po yung nakasulat sa English version sa Catholic ito. Ang nakalagay po dito sa 2 Chronicles chapter 2 verse 16. Ang nakalagay po dito, "In the mountains of Lebanon, we will cut down all the cedars you need. Tie them together and raft and float them by sea as far as Jaffa." This is Jaffa. This is the place of Jaffa. "From there, you can take them to Jerusalem." Bali niyo po ay ginamit nila para makapagtayo ng templo sa Jerusalem. Talagang itong daan na to is safe para sa akin. Ang ganda ng langit. Kakaiba. Iba po yung langit. Eh. Okay, babasahin ko naman po sa Tagalog para maintindihan din yung po ninyo. Ang Tagalog ko pong dala ay yung banal na kasulatan ng Jehovah's Witnesses naman po para maunawaan nyo. Narito naman po yung Tagalog version sa Jehovah's Witnesses Bible. Ang nakasulat po dito, ayon sa ikalawang kronika, chapter 2, verse 16, ang nakasulat po ay ganito, "At puputol kami ng mga puno sa Lebanon, gaano man karami ang kailangan mo, para madala iyon sa iyo, gagawin naming balsa ang mga iyon, at idadaan sa dagat hanggang sa Jaffa." Yung Jaffa po yung itong Jaffa. "At dadalhin mo naman ang mga iyon sa Jerusalem." Kaya makasaysayan po ang lugar na ito. Ngayon, ang hahanapin ko naman sa susunod ay yung tungkol doon kay Jonah. Ito naman po yung tungkol kay Jonah. Natagpuan ko sa Jonas chapter 1 verse 3. Kaya ang Jaffa po ay makasaysayan, hindi lang si King Solomon ang na-include dito, pati si Jonas, yung nilunok ng pating. Dito sa karagatang ito, dito siya nilunok ng pating at iniluwa. Ang nakalagay po doon sa Jonas chapter 1 verse 3 sa JW, "Pero sinubukan ni Jonas kasi pinag-utos ng Panginoon na sabihan niya yung mga taga Nineveh na huwag na gumawa ng kung ano ng masasama na hindi kalugod-lugod sa kanya kasi tutupukin niya yun sa loob ng 14 na araw. Pero ayaw sumunod ni Jonah. Nagtangka siya tumakas at ayaw sumunod ng Panginoon. Bali itong ginawa niya. Pero sinubukan ni Jonas, tatakasan si Jehovah at nagplano siyang pumunta ng Tarsis. Pumunta siya sa Jope, dito yan sa Jaffa, at nakakita ng barko na papunta sa lugar na iyon. Kaya, nagbayad siya ng pamasahe at sumama sa paglalayag papuntang Tarsis para takasan si Jehovah.
Pero nagpadala si Jehovah ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng napakalakas sa bagyo kaya halos nawasak ang barko. Yun. Yun. Kung mababasa niyo yung buong Biblia, ang Jonah sa chapter 1 hanggang 6, nandun yung kasaysayan niya. Tumakas siya. Talagang yung mission niya, pag ang Panginoon ay kausap mo, kailangan sundin mo. Kahit nakakatakot gawin, kailangan sundin mo dahil ikaw talaga yung napipili niya para doon sa misyong yun. Okay? Basahin po naman natin yung English ng Catholic sa Jonas. Hahanapin ko po yun para sa inyo. Here in a Catholic English Bible, written about Jonah. Jonah, chapter 1, verse 3. Basahin po natin yung kwento niya. Jonah, however, set out in the opposite direction in order to get away from the Lord. He went to Jaffa, here in Jaffa, where he found a ship about to go to Spain. He paid his fare and went aboard with a crew to sail to Spain, where he would be away from the Lord. But the Lord sent a strong wind on the sea, and the storm was so violent that the ship was in danger of breaking up. The sailors were terrified and cried out for help, each one to his own God. Then, in order to lessen the danger, they threw the cargo overboard. Meanwhile, Jonah had gone below and was lying in the ship, hold sound asleep. Yun, doon na siya, yun, pag binasa niyo yung Jonah chapter 1 hanggang chapter 1 verse 1 to 6, yun yung makikita yung story niya. Kaya itong lugar pong ito is makasaysayan na mapalad ako na naririto ako sa lugar na ito. Kumbaga, panahon pa ni Jonah, galit sa ang Panginoon sa paggawa ng hindi ka ganun na hindi ka lugulug sa kanya. Tayo ay makasalanan, tayo lahat ay nakagawa ng kasalanan. Yun, sabi ko, makatuntong kaya ako ng Jaffa. Makasalanan ako. Yun ang nasa isip ko. Shoutout po pala sa PUEA DMW. Sa kanila ako nagsimula. Kaya ako naririto ngayon sa Israel. Kaya naririto ako ngayon sa Jaffa. Pupunta po kami ngayon doon. Binasa ko lang sa inyo upang patotohanan na ang Jaffa is a biblical place na kung saan naririto kami ngayon ni Trey. Okay, Nami. Ipapasok na kita sa bag ko na ipinasok ko na yung Bible. Lalakad na kami na Trey. Pupunta na kami sa dulo. Okay, lalakad na kami. At abangan nyo ang aking vlog kasi putol-putol din naman to. Ang ganda po dito maglakad. Nakakatanggal ng stress. Ano kayo tinitinda ni Kuya? Ay, nilagyan ng basurahan. Ano yan? Pwede ka mag-rent dito ng scooter, oh. Mag-rent ka na ng bike trail. Ayos, ah. Ganda na. Trail, maganda yung trail. Yun na, ay tama yung trail, yun, oh. Yun, oh. Yun, Holy Spirit siya. Kakaiba yung ulap na yun. Ang ilalim ng tinatapang akong ito ay walang laman. Parang nasa barko. Sa corner na yon, pwede ka mag-picture-picture. Sari. Ayan. Oh, nakakatakot. Careful lang. Pero hindi ka dapat matakot. Si Jonah nga, hindi natakot eh. Nilunok siya ng pating eh. Pero hindi siya namatay. Iningatan siya ng Diyos dahil siya ay ano, mahal ng Panginoon. Ang ganda ng langit. Dito iba ang list ng mga ulap. Meron pa akong napanood sa YouTube. Hindi ko pa mahanap sa Bible. Kailangan mahanap ko yung magpatotohanan totoo. Parang nag-apoy doon sa paikot nito eh. Parang for protection ng panahon noon sa biblical. Ibig sabihin, ang lugar na to ay iniingatan.
Meron akong daladalang kodik. Okay, wait a minute. Madilim. Sabi dun sa napanood ko, nagdala ako ng listahan. Baka magkamali ako. Meron daw pitong fact na kailangan malaman mo tungkol sa Jaffa. Alam niyo po ba na ito daw po ay tinatawag na multi-ethnic paradise, spiritual home para sa mga Jewish, Christian, and Muslim. Nabubuhay silang lahat na masaya sa lugar na ito. Tapos, dito rin matatagpuan yung port in Jaffa, the one of the oldest port in history. Dito yung story ni Jonah and the whale, dito yon sa lugar na ito. And the flea market. Meron daw po dito ang flea market. Hahanapin namin yan mamaya. Flea market and yung tinatawag na cobblestone street. Yung tatapakan mo ay gawa sa cobblestone. And then, hindi ka rin masasabing galing sa Jaffa kung hindi mo daw po makakain yung pagkaing humus. Abuksa. Sun and grandson of abuksa. Then, ika-anim, the cultural center and arts of Israel. Dito, meron din dito. And also, number 7, Jaffa Promenade Eat Drink Cycle. Pwede ka dito mag-bicycle, kumain, maglakad-lakad. Ang ganda ng ulap na yon. Kakaiba siya. Para siya naka-stand. Ngayon ako pa siya tinitingnan eh. Sa ba area? Yun o, yun o, yun. Ito yun. Kakaiba to. Yan. Para siya naka-stand. Tapos para siyang may basta kakaiba. Tumutubo siya. Ang hiling ko dito, hiling ako, hindi ko lang sinasabi niyo ng wishing bridge. Hindi ko alam kung nasa yung wishing bridge. Ang hinihiling ko dito, maging mura na ang bilihin sa Pinas. Tapos, maranasan na lahat ng Pilipino makarating dito. Ano pa? Peace in the world. Peace for Israel and Palestine. Huwag na sila mag-away. And ano pa ba makakita na yung nanay kong bulag? Teka, imut-imut muna tayo para naluluha ako. Ang sarap ng hangin dito. Alam niyo ba, akala ko vandalism siya. May mga parang vandalism doon sa simentado, sa gilid ng dagat. Binabasa ko doon, sorry. Parang sa sorry, gano'n. Sarap dito. May nakahiga na nga dun sa ano, pero hindi siya nakasinsot, nakapantalon, nakahiga lang, nire-relax niya sarili niya. Pag ano po, wala kayong pasok, mga hotel workers, caregivers, mamidew kayo, punta kayo dito, kami po, Beersheba pa kami. Masarap dito. Masarap ditong mag-unwind. Kaya nga. Kung napapagod kayo sa trabaho nyo. Bakit binidyo mo ako? Sarap dito. Doon tayo. Tara, punta tayo doon sa may simbahan. Tara. Malayo pa po kami. Mga lalakari pa namin 20 minutes para marating yun.
Ama, may music pa si tatay. Sarap pakinggan. Alam mo yun, oh. Tut, 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 tut. Imotera, biglang natawa. Mahangin sa labas masyado eh. Guys, mahangin sa labas. Lipad-lipad yung mga buhok eh. Layo-layo pa ang lalakarin. Yung pagkakasimento nito parang sa ano, sa Suwon Fortress sa Korea. Yung bakod. Ayun o. Nakita niyo yung bakod niya. Ganda, no? Kayo kung nasa Beersheba kayo at dayob kayo, mag-isa lang kayo, kaya nyo ito ipuntahan kahit kayo mag-isa. Anong pinagbigyan tayo ah? Ang ganda ng panahon ngayon, Trilla. Ay, mali. Ganda ah, ang ganda ng view dito oh. Dururut, dut, dururut. Wow! Ang kalapati oh. Hi, Dab. May bumaba doon sa batuhan? Pwede ba doon? Delikado doon, mahirap na. Safety first. This is not our country.